Binang record ko nung cellphone ko. Ano yung maririnig dun? Nagtataka. Ngayon nangyayari, nagsisik. Narinig ko yung ungol na, ganun nga daw. Magandang hapon, Sir Vincent. Sir, nakakapagtaka naman po. Ito pong anak ninyo na pinag-uusapan natin, ano pong edad nito? Maglilimang taon na po siya ngayon. Babae po, yun po talagang ano ko. Ilang taon sigurado na po yung babae? 8 taon na po. 8. Doon po, sigurado kayo? Apo. At doon sa isa, hindi? Hindi po. Bakit po? Ano pong pinagkaiba ng dalawang bata? Kaya po kasi nung nagpunta ako dito, gawa ng pinipilit po na palabasin na ako talaga ang tatay. Nung nabuntis po siya doon sa bunso ninyo, nagsasama po kayo? Apo. Okay. Ano po yung dahilan kung bakit maiisip ninyo na hindi nyo pala anak? Kasi po, bali may time po kasi na talagang nakapagtaka, no? Time na nagsiping kami. Ngayon, sinabi niya na, pa, 3 days bago ako magkaroon, sip ako. So, sabi niya, iputok mo sa loob ko. Uh-huh. Sip daw siya kasi. Ako, maingat ako eh. Hindi naman ako ganun-ganun din na, no? Uh-huh. Ngayon, nung nangyari na, nandun na, naputok na nga, hindi pa ako nakakahiga sa tabi niya, binawi niya agad na 7 days pa pala, mali ang bilang ko. So, mabubuntis nga daw siya. Para po sa kaalaman din ng lahat, yung sinasabi po kasi ni Sir, correct me if I'm wrong, si Shari din, siguro alam niya, yung rhythm method, di ba? Bibilangin mo kung ilang araw before and after ng menstruation ng babae para alam mo kung kailan safe. And then, ano po nangyari after? Hindi, nanggalit ako sa kanya. Sabi ko, alam mo naman na maingat ako, bakit bigla mong binawi ganyan ka? So, tagang malalabasin niya na ako ang nakabuntis. So, ang naisip ko ngayon yung after 3 weeks, nalagyan siya. May nauna. Nagsabi na siya na buntis siya? Nalaman na po namin buntis nga siya. Talaga sure na alam niyang mabubuntis siya. Pero sir, kung hindi po kayo, meron ba kayong iniisip na posibleng maging tatay nitong bata? Ayun nga yung bayaw niya na lagi kong nakikita tuwing umaalis ako ng madaling araw. Kasi mamamalingke ako ng paninda namin sa palengke. Okay. Nakikita ko yung bayaw niya doon sa labas. Ito may sinend po sa akin si Sherry. Ito po yon si Apo. Sir Leo Santillan. Teka lang ha, kamukha ba? Kasi para singkit yung bata. Singkit din po yung lalaki. Opo. O nga, no? Para kasi pag tinitignan ko, parang o nga, no? May hawig. Ito. Singkit yung bata. At saka to. Oo nga. Oo. Tapos yung lalaki may pagkasingkit. Opo. Tsaka nagbago yun po kasi yung schedule ng uwi niya nung bandang December na. Umuwi siya ng tanghalik para kumain sa bahay. Dumating yung time na uuwi siya ng alas 2 na, hindi na alas 12. Nakita ko isang beses ang mga labi niya ay pulang-pula sa buong paligid ng labi niya. Kailan po yan? Tinanong ko siya. Pag-uwi niyo? Siyang umuwi kasi hapon na po yun eh. Tinanong ko, ba't namumula yan labi mo? Hindi po siya nakasagot dun. Kasi alam na eh, na galing siya dun sa pagkikita nila eh. Ma'am Christine. Hello po. Ma'am, nasa kabilang linya po kayo. So, narinig niyo po lahat ng sinabi ni Sir Vincent. Tama po. Opo, narinig ko po. Opo. Yung sinabi niya po, yung kukure ko lang po ah. Okay. Kasi yung sinabi niya yung una, yung 3 araw, sabi niya yung, hindi ko sinabi sa kanya noon na agad-agad. Ang sabi ko lang, okay ako ngayon pa. Ka-4 na araw na natapos yung regla ko. Sabi ko sa kanya. Pwede lang siguro yon, sabi ko sa kanya. Kasi sabi naman nung iba, ng 7 days before and after. Kasi wala naman talaga po akong alam na sa mga ganyan. Siya lang ang nakakaalam. Tapos, hindi ko naman alam na hindi pala safe yon. Hindi ko alam, wala pa akong alam nung nangyari yon, di ba? Nangyari ngayon yon. Tapos, hindi ko alam na mabubuntis ako. O di, sige lang ako ng sige. Tapos, nakakaramdam na ako nung mga after 3 weeks, parang lagi akong inaantok. Hindi ko alam. Tapos, nung pag magbiyahe kami, para akong naduduwan. Pag pumunta kami ng Bacolod, naisip ko baka nabuntis ako. Pero hindi ko, sa akin lang yun ha. Pero sabi ko, hindi naman ako mabubuntis kasi wala namang nangyari. Kasi safe naman yon. Doon ko na naalaman na sinabi ko sa kanya na hindi pala safe pa. Nabuntis na ako noon. Doon ko na nalaman nung hindi pala safe ganun pa. Akala ko safe. Pero hindi nung sinabi niya na agad-agad, nung nag-check
kami. Tapos sinabi kong ganun. Alam nangyari mo, yun. Vincent, alam mo yan sa sarili mo. Alam mo rin sa sarili paano mo. Paano hindi ito maging tatay? Galing sa bibig mo yun. Galing yun sa bibig mo, lumabas. Ha? Hindi pa nga ako nakakahiga sa tabi mo, binawi mo agad yung ganun. Nung nagsiting tayo, ha? Nung nagsiting tayo. Sabi ko sa'yo, pwede siguro pa nang pwede mo nang pasok kasi ng apat na araw nang tapos ang regla ko. Safe naman siguro yan. Kasi sabi nila, safe naman ang pag 7 days up before and after. Oh, ayun lang. Wala naman akong sinabing iba. So, Ma'am Christine, hindi nyo po binawi afterwards? Binawi niya agad yun. Nung sabi yun. Po kasi, sayo, pagkatapos mo, daw ni Sir pumutok, saka nyo daw sinabi po binawi. Sinabi mo agad. Saka isa pa, ikaw pa ang nagyaya nun. Hindi mo rin na namin yun. Si Ma'am ang nagyaya, Sir. Oo, nakakapagtaka nga eh. Hindi ka ba niyayaya ni Ma'am regularly, di ba? Hindi yun. Bakit naman po kayo nagtataka na niyaya kayo ni Ma'am? Di ba may, nagbaby na kayo? Nung one time na nakita kita na pulang-pulang labi mo at umuwi ka ng alas dos. Ma'am, sino po si Leo? Basihan ba yun, Ma'am, ang dami na kong namumula ang labi? Nakikipaghalikan ka sa iba? Basihan ba yun, hindi, Ma'am? Bakit po, Ma'am, daw namumula yung labi mo? Hindi natural kasi yung pamumula ng labi mo. Nang kumakain kami ng mangga sa palengke. Mahilig po ako kumain ng mangga. Yun yung naalala ko. Okay. Hindi ko alam na naglilihi na ako noon. Kasi ako talaga, pag nagbuntis, sa 3 weeks pa lang, parang nakakaramdam na po ako. Kasi mabilis lang po ako mabuntis. Mm-hmm. Mabilis? Hindi ko naman alam. Kaya mga yung taon ng pagitan ng anak natin, tsaka yung anak nyo ngayon. Gano ba kalayo ang pagitan? Alas 3 years din, Ma'am. Okay. Sir, so ayaw nyong magkaanak pa? Dapat. Wala pa sa plano eh. Wala pa sa plano. Saka, Ma'am. Wala sa plano. Oh, kapag ba pina-DNA natin to, okay lang. Confident po ba kayo na kay Sir Vincent? Confident po ako, Ma'am. Kasi hindi po ako nalagot po. Mula noon, siya lang yung lalaking nakagalaw sa akin hanggang sa naghiwalay kami. Kailan po kayo naghiwalay, Ma'am? 2017 po. Ang tagal na. Dalawang kalahating buntis ako. Iniwan niya na ako. Eh, sir, bakit ang tagal na po? Ba't ngayon nyo lang po naisipan na... Lagi nga po kasing na... Alam ko, sa akin lang ha, inako ko na yung anak ninyo tawagin akong tatay. Pero yung mga ginagawa niyo na sa akin panggigipit, parang di naman yun. Anong ginigipit ko sa'yo? Ano, pirmahan ko ang certificate ng anak nyo. Ikaw na hindi natin alam ang totoo. Kailangan natin na malaman ng katotohanan. Kailangan dapat na may karapatan. Hindi ka nasusustento. Oy, nagpapadala ako kung meron man ako. Pinahiya mo pa ako. Isa pa. Ano-ano sa Facebook ko. Inipo natin yung kita sa palengke yun. Ang pera ng mag-asawa, pera ng iisa. Ito, Ma'am, yung sabi hindi sa'yo sabi. Lang. Okay, Ma'am, wait lang. Siya. Hindi ko kinuha lahat. Sir Vincent, birth certificate po ng anak ninyong bunso. Wala pa pong, hindi nyo pa po pinirmahan yun bilang tatay. Wala pa po. Wala. Kasi wala po siya, Ma'am. Ayaw mo. Tama? Ayoko pa. Hanggat hindi mo napapatunayan na ikaw talaga. Opo. At wala ka rin nararamdaman talagang lukso wala ng dugo. Talaga. Wala talaga. Ano pong mangyayari kapag napatunayan natin na talagang anak ninyo yung bata? Okay naman din, tatanggapin ko. Pero yung naging relasyon nila sa mga nakita ko sa mata ko, total, wala nga doon ako ebidensya. Kasi nasa mata ko lang nakita ko. Tsaka yung record po na nawala. Sige. Ang sama kasi ng isip mo. Yun. Ganyan mo rin akong ginawang masama sa pamilya ko. Ganyan mo rin akong ginawang masama sa pamilya ko. Kaya namuhay ako mag-isa sa 6 na taon na. Kasi kasalanan mo naman talaga. Wala akong kasalanan. Dahil ikaw ang gumawa ng ganitong gulo. Nagpaakit ka kasi. Selena Santillano. Selena po. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon, Ma'am. Selena Santillano. Kayo po ang misis ni Sir Leo Santillano. Yung sinasabi pong totoong tatay nung baby po, bunso ni Ma'am Christine. Opo. Sa totoo po, una-una po nagulat po kami. Lahat ng family. Kasi isang compound lang po kami. Tapos, sabi ko, bakit ganun? Sa ganyan sa Benson. Sabi ko, isa na, kung talaga may nangyari sa inyong dalawatin, may naramdaman ko yun at nakikita ko. Kasi po, si Leo po, pagising din ako, nadisyante din po kasi ako eh. Ako, wala ako minakakampihan. Wala po ako minakakampihan. Kasi kung totoo yun, kung ginawa ni Vincent ang testing yun, magagalit ako noon, di ba? Ba't naman kakampi kung sinatraidor ako? So, as a situation po noon,
sabi ko, bakit ganyan yung nangyari? Kasi kung hindi kasi Leo, hindi na po. So ang sinasabi ninyo, ma'am, hindi kayo naniniwala na yung asawa ninyo at si Ma'am Christine ay may relasyon? Hindi po. Unaw na po kasi, kasama ko palagi nga si Balco sa tulong, sa bisin ko, tapos kung sa negosyo ko, nandiyan din siya, hindi siya umalis. Sabi ko, paano sila magka-relasyon nun? Ako nagtatakan, kasi baka, anong benefit yan? Ikaw usapin mo, baka may problema nun, bakit pinadamay kong si Balco, tapos kung so, hindi nga si Balco, nagtutulong yan sa akin negosyo, paano nga yun? Sir, ano, okay, pero kayo, Mama Selona, magkasama pa rin kayo ni Sir Leo. Yes po. Mahappy opo naman kayo, masaya naman kayong nagsasama. Opo. Okay. Ay, yung mga ginagawa ng asawa mo, alam mo talaga, hindi mo alam. Dahil sa tuwing nakikita ko siya sa madaling araw, siyempre napakasarap ng tulog mo. Dahil sa maghapon mong paglalakad, paglalako ng iyong paninda, hindi mo malalaman kung anong ginagawa ng asawa mo sa madaling araw. Yun ba'y alam mo? Hindi mo alam eh. Nakikita ko siya. Na pag umaalis ako, siya ang pumapasok sa bahay. Sir Vincent, sandali ha. Para lang po talagang magkaroon tayo ng kalinawan. Kasi sir, hindi rin naman pwedeng puro duda. Alam nyo naman po yun, sir. Alam ko naman. Mahirap po kasi yung ganun. Ngayon, anong ebidensya nyo po? Kasi syempre may pamilya po si Sir Leo at sinasabi po ni Ma'am Selona na masaya silang nagsasama. Mahirap din po kasi na makakasira tayo ng isang pamilya. Ayun so, nga, sir, nagsira sa akin eh. Yun nga, ang akin, sir, ano yung dahilan kung bakit yung iniisip na pag madaling araw ay ginagapang po ni Sir Leo itong si Ma'am Christine? Ito po, mayroon din po akong sasagot dyan. Yun nga po yung sinasabi kong nawalang cellphone ko na pinang-record ko nung nilagay ko sa ilalim ng aparador sa tindahan namin, malapit yung sa higaan. Okay. So pinalabas din nila na gawa-gawa ko lang din yung record doon. Ngayon, nung na-record na yung mga narinig ko na yun, talaga totoong mayroon nangyayari na may pumapasok doon at nangyayari sa kanilang dalawa dahil naririnig din doon. Ngayon, ipi-play ko pa lang ngayon sa pinatawag ko siya pati nanay niya, ipaparinig ko pa lang yung naka-record doon. Hindi pa na ipi-play, ma'am. Nag-iiyak-iyak na siya talaga. Halos nag-umpasay na siya, nagsisipa-sipa na siya sa pag-iiyak niya. Ibig sabihin, alam niya kung ano yung nasa record. Ngayon, kung hindi mo alam kung ano nandun sa nilalaman ng record na yun, hindi ka iiyak. Kasi wala kang alam. Ano yung maririnig doon sa andun po yung galaw ng yung galaw na hindi natutulog kasi sinasabi niya pag umaalis ako madaling araw. Galaw. Natutulog, ibig sabihin tahimik dapat ang kama. Ah, pero anong naririnig niya? May konting ungol ang naririnig, may konting paanong ungol yun? Halik. Halik ganun. Ungol, paano? Basta ungol na bilang nagsesex ganun ang mga narinig doon. At okay, bandang huli rin po yung mahabang hininga na mahabang hininga. Habol. Sample naman sir para alam namin kung paano. Basta yung hininga na naghahabol ng hininga. Hindi ko kaya maano. kasi siguro alam nyo po yung mga tunog na ginagawa ng inyong kinakasama kapag ginagawa ninyo yun. Tama, yun ba ang sinasabi nyo? Talaga pong nyo? Nagulat ako nung narinig ko na yun, nung bandang huli. So alam nyo na kapag ganun yung naririnig nyo, yun yung nangyayari. Ano yung yun ba? Gusto kong yun sabihin mo. Talagang may nangyayari, nagsisex. Paano yung ungol? Paano yun? Sample daw? Yung ungol na babae na ganun, parang ganun na. So yung sa lalaki yung hinga na ganun. Ibig sabihin, doon narinig ko na talaga yun na tapos na. Naka-record yan, sir. Ngayon po, yun nga po, ang inano ko lang po na sa tagal ng panahon, nasira po yung cellphone ko. Narinig ko yung ungol na ganun nga daw. Yung hingal din. Ano ba yung ibig sabihin na ganun umal, sir? Yung talaga meron nagsisex sa kama. Yun talaga. Pag ano ba? Pag ginagawa niyo ba yan ni Ma'am Christina? Ano? Ganun yung tunog na naririnig mo? Hindi naman di pare-pareho. Hindi pare-pareho. Paano mo nasabi na may ginagawa sila? At paano mo nasabi na si Sir Leo yun? Wala naman din po kasi yung makikitang na pumasok doon sa bakuran eh. Kundi nasa loob ng bakuran yung pumasok, hindi dumaan sa gate na galing sa labas. Bakit po si Sir Leo lang ang iniisip niyo? Siya lang pong dalas ko nakikitang ganun, aalis ako, gising. Tapos nung time din na umuwi na siya ng hapon, pag uwi niya, maya-maya andyan na rin yung lalaki. Ang lalaki naman umaalis ng bagong mananghalian. Ma'am Christine, ganito na lang. Apa. Okay, narinig niyo po yun. May mga sinabi po pala si sir na merong recording. Ma'am,
Matagal na yan, ma'am. Pinarinig na yan sa amin. Wala naman kaming narinig. Bago mo po mamarinig, nag-iiyak ka na. Asa na yung recording na yun? Wala na. Wala na po. Sa cellphone ko kasi nasira na po yun. Nasira na. Ulit kasi siya, ma'am. Okay, sige, ganito na lang. Para din magkaalaman, kasi kahit yung mga netizens, nahihirapan na rin isipin kung sino talaga nagsasabi ng totoo sa inyo, no? Kasi, syempre, may isa pang pamilyang madadamay dito, yung kila Ma'am Selona. So, ginawa niya nga, mas nakakahiya talaga para sa akin, ma'am. Kasi yung mga pinost niya sa Facebook ko, ang dami-dami. Ang okay. Papangit. Ano yung mga pinost doon? Na, ang dami siyang pinost. Na lalaki ko nga, si Leo Santillana. Ikaw ba saan, mahal mo pa si Ma'am Christine? Wala na. Hindi mo na mahal. Sinabi so, ko na gusto mo lang malaman mo lang kung anak mo talaga yun. Opo. Ayaw mo na rin siyang pakisamahan. Ayaw ko na. Ikaw, Ma'am Christine, may pagtingin ka pa ba kay Sir Vincent? Wala ho. Wala na rin. O sige, ganito na lang. Araw matapos na to. At Ma'am Christine, yung problema sa sustento, yun ang issue dito, tama? Hindi ho siya nagbibigay. Hindi rin nagbibigay dahil nga hindi daw niya sigurado. Ganito, tutulungan na lang namin kayo para sa kapakanan ng 5-year-old po na batang involved. Kasi bata, talagang kawawa naman kung hindi na niya malalaman ang identidad niya. No? At syempre para sa kanyang sustenance or yung sustento sa kanya. Papa DNA po namin ng bata. Okay lang po ba sa inyo, Ma'am Christine? Opo, ma'am. Okay lang. Ayun. Ano po ang, at talagang sabi nyo, 100% lalabas na si Sir Vincent ang tatay niyan? Opo, ma'am, kasi siya lang naman asawa ko. Okay, sige po. At pag nangyari yan, Sir Vincent, susustentohan niyo yung bata ng maayos, kikilalanin niyo. Mangyayari, susustentohan ko. Pero kung hindi akin yan, alam mo na ibig sabihin, pag hindi akin yan, ang pwede sa yung magkasos diyan kapatid mo. Okay, sige, ganun na lang po ang gawin namin, Sir Vincent, ha? Okay. Para din matapos na po yung inyong pinag-iisip ng sobrang matagal na panahon, tapos meron pang mga ganyan-ganyang usapan ng ungol at recording na ganyan. Sir, pagpapa-DNA na lang po natin yung bata, ha? Opo. At magkakaroon tayo ng kasunduan afterwards pag napatunayan po namin na kayo po yung tatay, okay? Okay po, sige po. Mm-hmm. So, okay tayo, Ma'am Christine, ha? Ma'am. Kapag ganyan, may mga pinopost si Sir Vincent, makinig ka rin mabuti, Sir Vincent, para patas tayo. Hindi naman din pwedeng mag-post ka ng mga nakakasirang bagay sa isang babae kapag hindi rin naman yon sigurado, wala kang basis, at lalo na hindi kayo kasal. Pwede po kayong mag-file ng bawsi pag nagkataon doon, ma'am, or cyber libel, depende po kung ano yung mga post na ginawa ni Sir Vincent sa inyo. Ngayon, Sir Vincent, kung ako sa inyo, kung may post pa kayo na ganun, burahin nyo na. Yeah, or, huwag na kayong magpo-post ng ganun. Okay po ba yun? Okay.